Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ng putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac, "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos. Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac.
Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasa na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ko, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo, ikaw mo namay makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayan ng mga bansay, paalipin at gumalang. Kilalin kang Panginoong ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yung nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na buhay na Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat na papuri. Siya rin ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Jerusalem ay bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking matid na ang poon ay ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpin ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa kagayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, sa ating unang pagbasa, kung ating pong pakikinggang mabuti at babalikan, siguro yung iba sa inyo parang nagtataka at parang nalulungkot. Bakit nagkaganon? Ito naman ay nangyayari sa panahon din natin ngayon. Alam nyo, bilang mga magulang, alam ko nandun yung pagsisikap ninyong mapaglabanan. Buti sana kung isa lang ang anak mo. Pero pag dalawa, tatlo, lima, mahigit yan, kung minsan, hindi natin maiwasan, hindi natin namamalayan, buhay na pala yung tinatawag nating favoritism. Bias. Ha? Wala naman akong pinapaboran. Wala naman akong paborito sa mga anak ko. Pero kitang-kita sa ginagawa mo. Pero kitang-kita sa pinapakita mo. Nararamdaman. Sa ating unang pagbasa, totoong-totoo, taong-tao. Ha? Inabot ng tukso ang nanay. At hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ha? Sapagkat paborito ni Rebecca, ang kanyang anak na si Jacob. Kaya ano ang ginawa ng magnanay? Nagkuntsabahan. At ang nangyari, nagawa nilang lokohin si Isaac. Nagpanggap si Jacob na siya si Esau, ang anak na kinalulugdan ni Isaac. Nagkuntsabahan. Kaya nakakalungkot isipin kung minsan sa loob mismo ng pamilya, sa loob mismo ng bahay, ay may nagaganap na kuntsabahan. Kakuntsaba. Ano ba ang tingin mo sa isa't isa? Ano ba ang trato mo sa mga kasama mo? Kung hindi kalaban, kakuntsaba. Kung hindi kakumpetensya, kakuntsaba. Ibig sabihin, tayo ay nagiging bahagi ng isang pagkakamali at pagkakasala. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan. Lahat tayo nilikha ng Diyos na mabuting tao. Kaya tayo po ay binigyan ng Espiritu Santo na siyang gagamitin natin upang labanan natin ang lahat ng uri ng tukso. Tukso ng kasamaan at kasalanan. Uulitin ko, walang pinanganak na masamang tao. Kaya lahat tayo, bawat tao, bawat pamilya, bawat samahan, may pag-asa pang maayos. Kung ating haharapin ang anumang maling nangyayari, ang anumang maling pagtrato, ang anumang maling ginagawa,
maaayos, matatapos ang anumang mali at gulo kung haharapin at kung itatama natin. Kaya nga sa ating ebanghelyo, tinuruan ni Kristo ang mga tao. Nagre-reklamo ang mga alagad ni Juan. Bakit kami, lagi kami nag-aayuno, lagi kami nagsasakripisyo, yung mga alagad mo hindi? Anong sabi ni Kristo? May tamang panahon sa lahat ng bagay. There is the right time for everything. And not just for everything, for everyone. Kaya huwag kang mang-aagaw at kukuha ng hindi sa'yo. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa isang bagay na hindi pa tama at hindi mabuti para sa'yo. Parang bagong alak na nilalagay sa lumang sisidlan. Kapag pinilit mong ilagay ang sarili mo, minadali mo ang lahat ng bagay. Kaya kahit masama at mali, pinapatulan mo, ginagawa mo sa inggit mo sa iba. Sa pakikikakuntsaba mo sa iba. Sa pagmamadali mo. Kaya ito ang magandang paalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Huwag mong ilalagay ang sarili mo sa ikapapahamak mo, sa ikasisira mo, sa ipagkakasala mo. Pag nangungumpisal, yan ang isa sinasabi ng mga pare. Avoid occasions of sin. Alam mo naman na kapag lagi mong kasama ang taong yon, ang grupong yon, kapag lagi kang nandun sa lugar na yon, kapag meron ka ng mga bagay na ito, nagkakasala ka, eh bakit meron ka pa rin? Eh bakit nandun ka pa rin? Tulungan mo ang sarili mo. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa bagay, sa tao na maglalayo sa'yo sa Diyos. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ni Maria, hilingin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kaliwanagan. Bigyan niya tayo ng lakas ng loob. Naharapin natin kung anumang maling ginagawa natin, kung anumang masamang iniisip natin, harapin natin, tanggapin natin, pero higit sa lahat, tapusin natin, itigil natin, itama natin. Araw-araw, pinapaalala ng Diyos sa atin, marahil, nasa pagkakasala ka ngayon, nasa maling lugar, sitwasyon, at relasyon ka ngayon. Pero hindi ibig sabihin, matatapos ka na lang ng ganyan. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mabuting tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng Habag, basbasan mo kami. Panginoon ng Habag, basbasan mo kami. Ang simbahan ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito, naway makasunod sa bulong na Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lingguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng Habag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa pagsasagawa ng mga sinaunang reliyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng Habag, basbasan mo kami.
Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng habag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng habag, basbasan mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din natin ang mga kababayan nating nawalan ng trabaho, nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa kalamidad, sa pandemya. Ipagdasal din po natin ang mga may sakit, lalo na ang mga nasa malubhang kalagayan ngayon, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga walang makain at tirahan ng mabuti araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon ng habag, basbasan mo kami. Ama naming maawain, pakinggan mo po ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito
Sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapay ng
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat din sa inyo sa patuloy niyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong at material na tulong ay malaking bagay po para sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Ang mga material na bagay tulad ng bigas, dilata noodles, kape, malinis na tubig at sabon. Yung sabon lalo na sa mga bilangguan natin binibigay, pati ang tubig. Yung tubig, malaking bagay para sa mga pinapakain din natin na mga kapatid nating nakatira lang sa kalsada. Tuwing Webes ng umaga, yung ating Feeding I Thursday program. Pero tayo po ay nagbibigay ng mga donasyon hindi lang dito sa Maynila. Iba't ibang simbahan at institusyon, kahit walang bagyo, kahit walang kalamidad, dahil sa binibigay ninyong biyaya. Salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, nagagawa niyo pa ring gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala
sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nazareno, nilulwalhati ka namin.